So, good afternoon again, class. So, I want someone who wants to volunteer to share his or her assignment regarding about our activity 4.1. If you had experience na na-discover ninyo later na ano pala siya about sa standard na yung pala sa kanilang nalaman that it is not a standard of etiquette, mga ganun, online security. You can just open your microphone and just read your assignment while waiting for the others. I'm recording it, so I want volunteers. Class. Anyone from the class want to volunteer? Ang dami ninyo kong volunteer na. Ang dami kong nabasa dun eh. Ang gaganda ng mga experience ng iba. Pero meron yung nag-copy-paste about their friend, a Muslim. Yun, yung Muslim friend daw nila na na-post. Accidentally naisama niya sa pag-upload ng image and it's haram. Or it's against the law or against Muslim. Yun, nabasa ko yun. So bakit pareho sila? And then I search it. And then, nag-copy-paste pala siya. Kaya pala. Pareho sila ng sagot. So, sino sa inyong gustong mag-share? Maganda ng mga nabasa kong experience ninyo. Anyone? Class? Wala bang gustong mag-share sa inyo? Nag-gradean ko naman lahat. 23 yung nag-submit. And then, nag-gradean ko lahat ng mga activities. I think I all almost perfect talaga yung lahat, maliban lang daw doon talaga sa mga nag-copy paste. Ala, ayaw niyo? Ayaw niyo mag-share? Ayaw niyo mag-share? Basahin ko na lang. Ayaw nyo i-share? Basahin ko to. Basahin ko tong activity. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Parang gaganda kasi ng mga na-experience ninyo eh. Ako din naman kasi, marami din akong na-experience before. So, hanap ako. Ayaw nyo mag-share. Graded recitation sana eh. Habang hinihintay sana natin yung iba. Oh, ito. It's all about a short or weak password. Sabi niya dito. I always use a short and weak password when I'm still a teenager and have no idea what will happen to my social media accounts. This allow me to remember it easily. Back then, I always used my birth date as my password. But one day, I was so surprised to discover that someone had hacked my social media account. Which fortunately I was able to recover quickly. After that, I updated all of my passwords to something more unique and stronger, as well as hiding all of my personal information from the public so that I can feel safe even if I don't use social media every day. Diba? So, audible ba ako? Naririnig niyo ba ako? Class, am I audible? Yes. Yes, ma'am. So, I hope na nandito sa klase na yun. So, totoo naman yun. Actually, you can use in your passwords, you can use underscore. Ako kasi gumagamit ako ng mga special character if that site allowed it. Or sometimes you can just capitalize muna yung first letter ng password ninyo. And then add dot, at number sign, mga ganun. Ganun kasi yung mga ginagamit ko sa mga passwords. Pwede kang gumamit ng birthday, pero dagdagan mo ng special characters para kahit na alam niya yung birthday mo, kung may mga hindi nagdagdag ng special characters, mahihirapan pa rin sila na ma-open. And then, di ba, nagkaroon tayo before ng rules, dun sa netiquette rules that you should not share your password to anyone. Ayun. Sa'yo lang, Mestro. To anyone, kasi diba,
hindi natin alam at end of the day, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan or whatever, and then they're just gonna expose whatever in your account. And then, ano pa ba, yung don't click, yung mag-click-click na lang kayo ng mga links. Dapat i-check nyo muna yung mga URL niya, if it's safe or not. Pag masyadong mahaba, be aware that may possibility yon na ano na may hacker. And then, meron pa ang Tagalog dito. I still consider yung Tagalog kasi nag-effort din naman siya. Siguro eh, nahirapan lang siyang i-express yung ano niya, yung nararamdaman niya regarding doon sa nangyari sa kanya. So last, I will read this one. When I was still in my younger years, I made a Facebook account and didn't know how to use it. All the informations can be seen by anyone. Everything seen by public, my friends, address, email address, pages, posts I like and share, even my birth date and my number. I discovered that it just last year because of total boredom also. I decided to have a tour in my Facebook account and I saw that everything's in public. And when I discovered that it's not good, then I decided to make everything private. All photos, cover, profile, and even posts are all in private. I also changed the audiences of my private details, phone number, email address, and of course, and details about who and how many friends I have. When I'm in my younger years, also accept everyone who sends me friend requests, even if I don't really know who they are. When I learn about that, I learn time and unfriended everyone to whom I cannot benefit with and those that I don't know and not really close to me. Kasi hindi naman siya kagaya ng mga, halimbawa, yung mga YouTube na pag marami kang friends or marami kang subscriber, kikita ka, di ba? Hindi naman kasi ganun yung Facebook account natin. So it's really nice that we make it privately. Ako din kasi dati when I created my Facebook account on the year 2008. Yan, 2008 ako, may Facebook na ako. Yung una, nung mag-sign up ako, naka-public din siya lahat-lahat. So pag nag-upload ako ng mga images, public, as in wala pa akong alam din dati sa mga securities ng mga ganyan. And then as time goes by, napansin ko na bakit kaya pag sinerch ako, nakikita na lang lahat-lahat. So pumunta ako ng settings, doon ko na-discover that you can also change all those settings in your Facebook. And then yung sabi nga niya, don't just accept and accept. Diba, makikita mo naman if that Facebook account is already yung luma na and yung bagong gawa pa lang. Yung mga ganun. Lalo yung may mga dummy account, marami kasing mga gumagawa na mga dummy account. So I hope that in our past lessons, marami kayong natutunan, especially in our security and then etiquette. When sending something online, you need to think first before you click, mga ganon. In uploading images, you should think ano yung magiging cost neto in the near future, kung it will be in a good way or in a bad way. And then, isipin nyo din na before you post something, isipin nyo yung family nyo, what will they, ano yung magiging reaction nila, kumbaga, yung mga ganon. So, moving forward, so, this will be our second to the last topic. So, we still have one more topic. And then, before midterm exam will be on the second week of November. So, I hope that yung mga projects ninyo, kumusta nga pala yung projects? Ano, kumusta yung mga projects ninyo? Yudad to, ma'am. Yudad to, ma'am. Mukhang pa natin nakaaramid. Malpas min ma'am, adam dihang maki-operate gamin. It's okay. If they don't want to cooperate, just i-post nyo na lang yung mga taong tumulong dun sa project and then I will remove na lang dun sa groupings yung mga walang naitulong. So, before midterm exam, so I think your midterm exam is, wait, I'll check my calendar. So it's second week, so nandun siya sa 10, 11, 12, Wednesday, Thursday, Friday kasi lagi ang exam.
So I hope that by month, yung naglagay naman ako ng deadline dun, di ba? Na nakapag-send na kayo dun sa ating canvas. And then I'll be uploading that in our group page natin, sa Facebook group page natin. And then send natin sa mga friends natin para ma-live na lang. Or i-upload ko na lang sa YouTube and then dun yun na lang i-share. Share-share na lang. Kasi I think, ewan ko kung yung group nyo yung BPA na nakalock, na naka-private lang siya. So hindi siya pwedeng pasukan yata ng kailangan ng approval ng admin. Yung group, yung Facebook group page niyo yung niyo lang yata. And then yung exam niyo, it's still multiple choice. And then maglalagay lang ako doon ng simple reflection din. So madali lang din, basta kung ano yung mga nandun sa modules niyo, doon ko lang naman kukunin yung exam niyo. So we only have last two na to. So ito tapos yung last by next week nga. Before kayo Holy Week. Ay hindi, Holy Week Monday, ang tawag doon, Mahal na Araw. Ay hindi, yung Araw ng Mga Patay. Okay, so let's start. Ay hindi pala, kumustahin ko muna kayo. Kumusta kayo nung bagyo? Nalayos. Sino kanya ay tinalayos? Naka-recover? Na kami, ma'am. Kumusta magbibalay you, the parents mo, nagigang gamit you, kumusta gay, health you, nagigang kasiyan. Naka-recover na ba? Or hindi ba? Okay, matan, ma'am. Okay, matan. Thanks God. Sana lahat tayo ay safe, walang masaktan. Actually, di kanyak mo tayo sa murag magida nung diigit din kibalay ni Jane sa kusina kasi igit kami mo kikarayan. Tapos yung mga kapitbahay ko hanggang sikat damot itidanong. And then since yung dalawang anak ko is member ng bayanihan, Santa Cruz, yung bayanihan dito sa Santa Cruz, they went to different barangays and sinag-attend ng mga relief goods. So, ako din yung mga, nagbigay din ako din ng mga damit. So, sana nagustuhan ng mga binigyan din namin. So, let's help one another. Especially in this time na marami pa na yung kampinga naka-recover nga ko naga. So, that's why pag nag-upload na ako, hindi ko na rin lalagyan ng mga deadlines. But pagdating ng exam, kung ano sana yung time ng examination ninyo, sana nandun kayo, present kayo. Anyways, pwede ko naman siya lagyan ng time din, 24 hours din. Kung kailan na lang kayo ulit ready, doon na lang ulit kayo mag-exam. Ganun na lang ulit ang gagawin ko. Kasi mahirap, di ba, magkakasabay-sabay kayo sa other subjects. Alam ko yung, na-try ko kasi yung na-mental block din. So, ganun na lang yung gagawin ko sa exam. I-upload ko siya, 24 hours open, and then it's up to you kung kailan ka ready para mag-take ng exam. Pero I'm just asking everybody to avoid making screenshots ng mga exam para hanggang nga natin ko di mahalan na hindi pa may send up. So, moving forward. So, for our topic for the week is natural language usage in the internet. So, marami tayong yung natural language na ginagamit natin, may mga communication tayo na ginagamit to pass those languages. So, overview. Over the past 20 years, the internet has radically transformed the way people communicate both locally and globally. This chapter laid out parameters we need to keep in mind when dealing with natural language usage that happens to be conveyed via the internet. So our chapter objectives. In this chapter, students will define computer-mediated communication and analyze computer-mediated communication. So for our first topic, so what is computer-mediated communication? We will be discussing the definition and timeline. The CMC spectrum,
And then the types of CMC, analyzing CMC, variable shaping CMC, and the linguistic character of CMC. So first we will discuss what is communication. So communication is one of those words that has a multitude, a different definition. That said, this definition can be useful in providing insight into different facets of the way human beings connect with each other. One of the earliest definition came out of Miller's 1966 work, which described communication as any action or actions that a person consciously uses to affect another behavior. So communication is a diverse discipline, which includes inquiry by social scientists, humanist and critical and cultural studies scholar. Yung communication, di ba, ginagamit din natin yan everyday para makapag-communicate tayo sa ating kapwa. Para mas magkaroon ng understanding, kumbaga. So, two-way communication is modeled, the linear model and the transaction model. So, this model suggests that communication is simply the transmission of a message from one source to another. Kumbaga ko mga di chismis, adalat na ti source na dayay. Han nga awan, han nga nabuo din may isang chismis, no? Awan iti nagbuo or awan ti nakita daks lakas din eh. Ang problema lang kasi sa chismis, nadadagdagan na babawasan. Pero doon naman sa yung message na pag ginamitan mo kahit na sa phone, di ba? Pag mag-send tayo ng message, di ba? Madadagay chismis, kas pangarigan lang i-chismis, di ba? Manayunan, madagdagan. Ang kagandahan lang kasi ngayon that we're in the technology, no, pero dyan nakatima isang tao, you can do a screenshot, na iti-proof mo, nangakas na hindi nga, insawang na, awan mo't iti mang panok na, so awan iti, ako na, proof, kasi na kasi yan. So, the linear model of communication is a model that suggests communication moves only in one direction. So, in one direction lang. So, think about watching some YouTube videos as an example of this. You act as the receiver when you watch videos. So, receiving messages from the source. So, ano yung source natin? Yung YouTube videos natin. So, we can better understand that this by... na pag nanonood tayo, nagko-convey ng message sa atin yung pinapanood natin. So one direction lang siya. We can also give an example. Halimbawa, when you're watching television, di ba? If you're watching a television, yung television mo, halimbawa balita, nakikinig ka lang, you can also talk, but your television cannot talk back to you. Diba? Dagi Korean dramas or any telenovela that you're watching on television. Diba? Kagkaguram to, DJ, may isa nga artista ijay. So, sao ka nga sao. But even though sao ka nga sao, DJ TV, DJ Buibuyang, it will not talk back to you. So, that is linear. That is an example of linear model. There's a message na natatanggap mo or nare-receive mo, but it moves only in one direction. So that's linear. So we also have the transaction model. So transaction model demonstrates that communication participants act as senders and receivers simultaneously, creating reality through their interaction. So communication is not a simple one-way transmission of a message. The personal filters and experiences of the participants impact each communication exchange. So through the transactional model, it demonstrates that we are simultaneously the senders and the receivers, and that noise and the personal filter always influence the outcomes of every communication exchange. So meron ng communication exchange, yung mga ginagamit na natin, mga devices, mga ganun, pag nag-send na siya sa'yo and then naka-receive ka na ng message simultaneously, mga ganun. Wait, may lang. So, meron tayong mga, may mga
gadgets tayo na nadidecode din ng mga message natin. Ganyan. So, while these models are very overly simplistic representation of communication, they illustrate some of the complexities of defining and studying communication. So, you see, studying communication is simultaneously detail-oriented, looking at small parts of human communication and far-reaching. Halimbawa, yung nakikipag-communicate tayo. So, now that ano, naintindihan na natin kung ano yung pagkakaiba ng linear and the transactional model. Nag-gets ba yung linear and transactional model? So, the linear is a one-way direction lang. So, halimbawa, nanonood ka ng movies, or nanonood ka ng YouTube, mga ganyan, Korean novela sa TV. Ano pa ba? Can you give me some example of linear? Yung radios, yung mga ganyan, radios. What else? If you're listening to music. Ayan. So, yung message niya is one way lang. Nare-receive mo lang. Hindi na siya makakapag-reply sa'yo. But in our transactional model, meron na yung ano interaction na. Nagkakaroon na ng interaction. Like if we, halimbawa, dun sa Facebook natin, we make a comment. Comment tayo. So, magre-reply din naman yung kinomentan natin. So, nagkakaroon na dun ng interaction. So, that's what we call the transactional model. Okay ba tayo dun? Naintindihan yung linear and transactional model? Yes, ma'am. Okay. If you have any question, you can just open your microphone. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, what is CMC or computer-mediated communication? So, the notion that computers can be used as language transmission devices presupposes that computers are networked with one another. So, networking for the purpose of transmitting completed documents, data, and computer program dates back to the late 1960s. By the early 1970s, the earliest experiments were underway for transmitting messages in natural language intended for specific individuals or group of recipients. So the computer-mediated communication really came into existence during the period between World War II and dapat yun eh. So in the 1960s, ginamit yan sa military research organization. Yung first email nila, yung node-to-node, pero nag-crash din naman yon, hindi rin naman masyadong naging successful. Pero at least na-try nila na mag-send ng mga messages. But regardless of when you set the start date of these technologies, the reality is that the method of communication is fairly new when compared to previous major communicative breakthrough like a pencil and paper. Di ba dati pencil and paper lang? Pag nagpapadala tayo ng mga letters, we write it, we post it in sa post office para matanggap ng mga kamag-anak natin. Or if there's an emergency, we send a telegram or a telegraph. Meron pa ngayong singing letters, we ipadala data sa dati ang kanta. So yun yung difference before na hindi kagaya ngayon na just a click of your hand, you can send messages. So, definition and timeline. Yeah. So, computer-mediated communication is loosely defined as any natural language messaging that is transmitted on or received via a computer connection. So, kaya nagkaroon ng computer kasi through the use of computer. Kaya yung mga maliliit na ginagamit natin, may computer ang tawag lahat dyan. Yung mga microwave natin, mga computer na yan kasi gumagamit na yun ng mga chips. So, generally speaking, the term CMC refers to a written natural language message sent via the internet. So, ayan, via the internet na siya, kaya mabilis. However, the term can also be applied to other written venues that employ computer-based technology to send messages across a distance. So, di ba ang layo-layo? Including yung mga emails natin, mga conference natin, halimbawa itong ginagamit natin now, di ba? Through the use of computer, nagkakaroon na rin tayo ng communication, natutuloy yung education. Ganyan. So, dito naman sa ating historical timeline, Yan. So, makikita natin yung pagbabago.
So dito in the beginning, so pag nagkaroon ng business, it had to be conducted in person. And then sumunod, nagkaroon na ng telegraph and then ng telephone. And then I don't know if na-try niyo yung fax machine. Yung fax machine before wherein magsisend sila ng yung typewritten or handwritten na letter and then papasok nila doon sa parang Xerox machine. Pero meron siyang fax machine doon, pasok mo doon. And then marireceive naman na kung saan mo isisend. Pero kailangan mo ng cellphone number. So hindi siya kagaya ng mga ginagamit natin ngayon na you can send it, you can attach it in a file. It's a telegram. Kasi, it's a telegram. It's a, tawag dito, it's a fax machine. Kasi I remember one time nung nadisgrasya kasi yung ate ko sa Korea before, nung namatay kasi yung ate ko sa Korea. And then, that time, hindi pa masyadong available ang phone, mga phone na ganyan. So, ang telephone pa lang namin sa bahay is Alcatel, yung may antenna. And then, when my sister met an accident in Korea, kasi namatay siya, we really need to bring yung body niya dito sa Philippines. So we really need to send fax paper to fax machine. So di Santa Cruz din kisilwa sa dati fax machine da. So all lahat ng mga files and papers na kailangan ng ate ko, pinagawa namin sa abogado and then sisend namin through fax machine. And nagmina, may salang na papel nga ipa-fax mo, hindi pa nagmina. Pero nalasatan yung matidi aming gadya. Tapos ngayon yung tikay, kanya matagiti, isend kanya may from Korea, hindi isend na magati fax niya Silvan. So yun lang yung palitan namin dati ng mga papers para may yun lang yung bakay ng ate ko. So through the use of fax machine. So kung wala kang pera, hindi, pasak ng mata nga isend yung document na naparparta. Kasi if you're going to send it in a post office, di ba? Sa post office, it takes time. Ayan. So in just 13 days, kasi ti Apo nayawid ni Dibang kayo ni Mama. Through the use of that fax machine. So siguro na awan ti fax machine hindi that time baka nabulbulanan or natawanan siguro ni Mama ko di abroad, di Baginan. So thanks God talaga ta that ti fax machine that time. I think that is year 2001. Yeah, 2001, nag-hit ang fax machine. So, dumating naman yung development ng internet. Ayan. So, beginning early as the 1960s, kung naalala nyo yung history natin kung paano na-develop yung internet natin, 1960s, 80s, 90s, hanggang sa naging nag-evolve na siya, nag-evolve. So, nung una, yung communication natin is asynchronously via email lang. So, via email lang tayo. But then, this was soon followed by other asynchronous activities such as yung nagkaroon na ng Wikipedia, ganyan, mga bloggings, then commenting, and then nagkaroon na tayo ng synchronous activities such as chat. So today, we can communicate and collaborate more effectively with larger numbers of people. So yan o, ito lang, larger numbers of people, but asynchronously via tools such as virtual worlds, video conferencing, web conferencing, we can send images, files, and everything. So nakita niya yung pagbabago from pen and paper hanggang sa naging nandito na tayo sa communication sa internet world. Kaya nga, di ba, naalala niya yung mga interviews ninyo before? How was their life before? And how was their life nowadays? Meron pa rin naman mga naging stagnant na kahit na may mga I don't know if may mga lolas and lolos kayo that even though we're already in the digital world, hindi pa rin sila hindi marigatan na nga makasusulat na nga sa cellphone. Do you have those mga lola-lolas ninyo? Nga handalat ka nga kaya nga makasurot, DJNT high-tech kayo? Meron ba kayong mga ganon? Diba? Oh, diba? Yes, so, ma'am. Oh, diba? Ni mother ko, sabi ni mother ko, patkwa, ingat ang miti smartphone. Pero handa na talaga mo usaran. Ang tikay na lang usaran tatta is yung messenger, pagtatawagan niya lang kami, pupunta siya dun sa group chat namin. Click na dahil yan, i-call nang tamatawagan na kami aming anak na. Sige lang tamo ni nanay ko, handa mo, pati ag-dial nga rin ko, tagpasuro pa'y kanyang ading ko, handang kaya ito ag-send ti message. Tapos, the father and mother nila kay ko is they don't use smartphone.
they use yung keypad. May 7,350 na keypad. Ay, kasi guys, kasi kasi sa renda, importante kano kanya dahil makatawag ka. Kasi importante. Tapos, kahit na nag-save, sinave mo na yung number sa phone book, makatawag na rin eh. In-save ko lang yung phone book. At dahil natin papel da. Kasi, isurat na dinagan mo din yung papel, tanatawagan da ka. Ipindot galat ka ulit. Handa nga mga gusto na iti-contact. Or may siguro, dahil nabasik siguro mo yung screen na dagi-dagi keypad. Jai, or kahit na makasiguro nga titawagan dapat talaga nga si ka, kaya nakasulat pa rin sila sa papel. So, kahit nasabihin na natin that we're already in the digital world, millennials, mga ganyan na, millennials, mga ganyan, the world of texties and internities, mga ganyan, meron pa rin tayong mga lolas and aunties or uncles that nahihirapang sumabay kung ano yung mga trending natin nowadays. Meron pa ako napanood na vlogs. Yung lola niya yata or nanay niya yata dati. Sige nga, ipakita. Alam niyo yung mga we have those applications na pag tinapat mo di rupa nga, baliw-baliw nga, hindi nga lumukmog or may salang timata, hindi ka kasigay. So, nipausar mo ka tagigay all this nga, ikot. Makigtot da, kaklakas dyan. Even yung cats, meron yung cat na face. Tapos adamo di pusa na gisang, wala ka makigtot, ultimo pusa ka at makigtot. Diba? So ang ganda talaga ng pagbabago ng technology natin. So we have instructional origins. The use of LANs in native speaker English instruction began in the mid-1980s at Gallaudet University. And then, Batson's developed the idea of electronic networks for interactions to provide deaf students with a means to communicate in English with the ultimate goal of developing the writing skills. So, meron tayo yung mga mga deaf, or meron din tayo yung mga mute, meron din tayo yung bulag, di ba? Through the use of technology, nakakasabay na rin sila. Diba, ada din yung bibuya ka di TV at ada din yung sa sign language son, mga kasigay. So, meron din tayo yung voice machine, yung transmission na no, isa ko na latan, no, karami din ni machine, kasigay. So, marami din naman, ang mga ginagawa dapat talaga natin is user-friendly. So, ito, yun yung idea lagi sa amin ng mga IT that if you want to develop something, kailangan it's user-friendly. Isipin namin yung mga pwedeng gumamit, yung mga, lalo na yung mga may disabilities, mga ganyan. So, sa writing, meron na rin sila. If you have mga addings na binilhan ng moms ninyo ng yung libro na pag ginanon nyo is binabasa na niya, di ba? Kasi kasi dyan, basbasahan na. So kung may problem yung isang bata or may disability siya, at least nakakasabay pa rin siya. So in the late 1980s, there has been an increased interest in implementing CMC in English as the second language and the first language learning. So we have advantages of CMC. So may mga advantage din tayo sa paggamit ng computer-mediated communication. So it bridges the gap between written and oral in the traditional language. Yan, totoo yan. It really bridges the gap. So yung gap in a way that, halimbawa is yung sa ibang bansa, mga ganyan, nagkakaroon na tayo ng connection, mga ganyan. So kung may mga diversity, language diversity tayo, and then may mga na-develop na tayong mga ginagamit natin na translator, mga ganyan. So na nagkakaroon na tayo ng communication, nagiging maganda yung communication natin. But, and then it slows down the communication process and provides more time for reflection. And then, allows students to express themselves more openly and at their own pace. Yan, allows students to express themselves. Ayan, so meron tayo yung nakakapag-share tayo ng communication sa ating mga friends. Nagkakaroon na you can also post something, mga ganyan. Pero,
At your own risk, ha, pag nag-send kayo ng, pag ine-express nyo yung self-li nyo through the use of communication or through the use of any modem or computer-mediated communication. So, there's always a risk. Iwan, pag-alalan natin yan. So, you should be aware in posting or in expressing yourself freely in a social media. Hindi porke it allows a student to express themselves more openly is ibuyang-yang mo, di life mo din di social media. Remember na yung mga tao na nagbabasa doon is hindi lahat is concerned sa'yo. Meron yung iba dyan, gusto lang is makiosyoso or gusto lang may malaman tungkol sa'yo and then yun, pwede na niyang gamitin or hamakin ka or whatever mga ganyan. And then it lowers the affective filter and creates an anxiety-free environment. So students are not put on the spot. What do you mean by this? Students are not put on the spot. Halimbawa lang, pag nagka-klase tayo ngayon, pag nandito kayo sa face-to-face, I can easily ask, oh, ikaw, a Christian Paul Garbo, what's the meaning of this? Sasabihin ko agad, di ba, pag nagle-lecture tayo sa loob ng classroom. Or Maria Stephanie, can you explain this? Diba? On the spot yung ngayon. Magugulat ka na lang. Pero while we were in conversing here in the, virtually, mabaling mo ibaga nga, ma'am, nakapsot signal ko kung anong ito magbagay. Diba? Totoo yun, diba? Ma'am, mabigla ako doon. O, diba? Mabigla ka. Correct. Makigtot kang tuntun. Ano ito, ma'am? Ma'am, niya ulit bagay. Lalo nung pag-dis-dis ka, sakot. Cellphone ka gayang linikot or madamating Mobile Legends mo ang kumakitita, dadyay ka likot tapos bigla kang natinawag. Oh, you already put on the spot, makigtok ka. Oh, diba? So through the use of computer na ganito, malay ko na nakailad ka tapadit ha, you just want to listen to my discussion, at least you attend. Hindi, you don't need to go over to the module anymore. Nakilig ka na kay teacher, so alam mo na yung mga yung anong laman ng lectures natin. So at yan, hindi ko pwede sabihin na, o ikaw, anong sagot nito? Student number one, number two. Diba? Then, encourage student to use the traditional language. Use traditional language. Pero hindi na, minsan, hindi na may iwasan na nagkakaroon tayo ng mix up of sorry for the interruption. Nawalan ako ng internet access. So it changes the role of the instructor to that of a facilitator, and its interaction is more student-driven. Oh, changes the role of the instructor to that of a facilitator. So I'm the facilitator naman dito sa ating virtual class. Interaction is more student-driven. Student-driven nga ba? Hindi naman kayo nakikipag-interact masyado. Nakikinig lang naman kayo. And then student become guides for each other in decentralized lab classroom. Ayan. So sa mga laboratory naman yan. So promotes an inclusive environment. All students participate equally. Actually, siguro kung lahat is mayroon tayong internet access, if lahat, siguro mas gugustuhin talaga ng ilan na naka-virtual class. Pero sabi nila, we'll be having our face-to-face. So they're nag-molekta na sila ng mga naka-fully vaccinated. So hopefully, we will be having our face-to-face soon. I think, hindi ko alam kung sa second sem. So magkakaroon siguro yun ng yung mga malalayong lugar na hindi talaga makatravel. They can join virtually and then sa mga malalapit, I think they're required to attend face-to-face. So sana magpabakuna na kayo, especially that nagbabakuna talaga yung lahat ngayon. So ilan na ba yung nabakunahan sa inyo? Fully vaccinated? Yes. Ako hindi, ano lang ako. First dose pa lang ako. Same, ma'am. Same, ma'am. Same. Same first dose.
Ang swerte ng mga nabakunahan ng Pfizer. Sana all! Kaya tama, ma'am. Sana all! Ma'am, yung pangalan mo is naka-Pfizer pero dun sa actual na tuturok na Sinovac pala. Sinovac? Ganun na Pfizer? Un, ma'am. Ay, i-choose lang nila yung Pfizer kung napang di tao. Kasi, if they're going to inject Pfizer to the mask, di ba? Yung maramihan na, parang nag-nina. Samantalang tinipid nga nila yung Pfizer dati, tapos tata, mas vaccination, Pfizer. Di ba? Nakakaano naman yun, tapos kami nga A4, Sinovac. Then in-explain kasi din sa amin, ma'am. Ano explanation, anak? Ano, ma'am? Sa Pfizer daw is, ano, pang sa may mga sakit daw, ma'am, tsaka ano, sa may, ay sa mga senior citizen, ma'am. Ah, I see. Kasi one time, I know, hindi lang one time, twice ako pumunta sa Civic Center namin sa Santa Cruz. Nag-walk in up na Mindua, pakaasi ako. Vaccinan ba kung kasi teacher, nagbibiyaya ako everyday. Ang pwede motor ko dati, nagluluan ako tibahan. Kasi siyempre kapkabahanak, baka naging kaluban ko, adati COVID na, di ba? So, pakpakaasak lagi di Santa Cruz. Handa talaga kahit nabakunahan. Ada sakit mo ng awan, nga mabali ng antisakit mo. Dumating yung Johnson & Johnson, dumating yung Pfizer, dumating yung Moderna. Pakpakaasak na niya, handa talaga nga kaya. Eh, nung last time, yung kapitbahay ko, may auntie yata siya na nagtatrabaho dyan sa center. Ay, singit do. Napaka-thankful talaga na dyan, yung singit do. So, nabaksina na kiti Sinovac. Wow, first dose pa lang, or right, second dose. So, kailangan pa lang mayroong pang pull or backup. Kita Santa Cruz, hindi kasagsagan, di baku-bakuna. Kasi nakawan ka, handa ka bakuna naman tinagang release ka. So, naswerte na rin na bakunaan ti Pfizer and Johnson. Pero either way, kahit naman Sinovac, nandun naman yun sa resistensya ng katawan natin. And the food we eat also, mag nag-exercise din tayo, mga ganun. And then the food we eat, if we drink a lot of water all the time, we drink vitamin C. Yan, so ako nga dito, may pausok pa ako. Yan, may pausok pa si teacher. Diba? Tapos bumili pa ako ng ayon ko, negative, anti-negative ayon mo. Purifier. So, we really need to protect ourselves. Sana mawala na yung COVID na yan. Moving forward. So, written records of the discussion can be saved and used for follow-up activities in the traditional classroom. So, dati kasi, if we're on face-to-face, pinapasulat ni teacher sa blackboard. Diba? So, surat ni yung notebook yun. At tangay, I will just send and upload. And then, yung iba, they will just print, or yung iba, they will just read na lang in their phone. They're just going to download it and then save it in their phone. And then, before the exam, they can just read it through their phone. So, yun yung pagkakaiba before, di ba? Na-try mo siguro, di na katatid mo sa akin din ti blackboard. Niya, Ma'am Nali! Ma'am Nali, hindi picture ko, pasulat di blackboard. Manungan notebook ko. Tapos isunto, di basa-basa ako, nagsaksakit ako kay TM ako ng sursura. Diba? Pagdating din ng quiz, diba? Ang quiz, close notes. Diba? Ngayon, copy paste. O, diba? Copy mo yung question. Paste mo dyan yung tikwa. Ayan, ti Google Chrome. O. At dito mo di answer dyan na dumaawan. Kasi syempre, i-revise mo ni teacher na gide question. So, kailangan mo talaga mabasahin yung notes mo. Kasi na-revise lang siguro di question. Pero andun pa rin yung answer. Ganyan. Yun yung kagandahan. Pero nung actually, ang Canvas, I'm using that, my teacher is using that in my masteral. Nakikita nila, makita mo din no, na nag-take ka ti quiz or exam, makita no nag-copy ka iti another browser. Detected, ma'am. Yeah, it's detected. Madi-detect talaga siya. So, hindi ko alam kung magiging strict ako pagdating ng exam. Titingnan ko. Pag wala nang nag-aaway sa mga group project, kasi ang dami nag-aaway. Kami nagre-reklamo dahil. Kada mga dagapapa. Dagapapa. Ang kanang tumulong ni kagrupo na. Kada ka na dahil ay, siyempre, no, nasingpot kayo. No, nasingpot kayo before exam. Baka kung tumaliko dahil. Itao. Kasi nakita ko yung taktigay quizzes yun. Nagadati nag-mutab, nag-alt-tab. So, nag-copy-paste yun. Anyway, dun naman, i-base ko rin naman yan sa time. May time limit naman yan. Nakita ko lang yun. Oh, nagbayag na yun ng serendipity. Siguro nag-search.
Makita kasi dun sa canvas, pag nag-log kayo, makita na the activity logs nyo or nag-open kayo. So hopefully wala nag-aaway, wala nang problem sa mga projects ninyo. The projects, pag sasalitaan nyo, so talaga mga kaya nga in-group kayo, kaya na talaga si Sumina dyan may isa, let him or let her be. No, kaya nyo nga aramidan na kayo, aramidan nyo, na talaga kaya team ako join. Bayan nyo laktan kasi mas magulo. May ipapilit at pinapilit kayo. Pero sana, dun kasi na de-develop yung mas magandang communication, na de-develop yung teamwork, di ba? Ngayon pa lang na first year kayo, is may teamwork na kayo, ma-develop yung data. Kasi I think, hindi ko alam kung groupings din ba pagdating ng thesis ninyo. Kami kasi ng mga IT groupings. So pagdating mo pa lang ng first year, makakita ka dagit yung nalalay na kaduwa mo. Ay, nakaset at nakaset na di matangka niya na hanggang 4 years yung katiket mga kaduwa. Class join niya. So next. So we have also the another benefits. The nature of CMC means that it is easy for individuals to engage in communication with others regardless of time, location, and other spatial constraints of to communication. In that CMC allows for individuals to collaborate on projects. Oh, projects that would otherwise be impossible due to such factors as geography. Yan. Meron nagsabi sa akin, Ma'am, pasat mo nga aramidan yung project, ni ka, siya ka tada kuya tagubin, di ka kagrupo ka tada gila union. Diba? Ang sabi ko naman sa inyo dyan is, you, din sabihin sa akin yung kay Parteda. Halimbawa, yung napili niyong topic is online class. Online class, benefits of online class using internet nowadays. Yan. Diba? Ibagang niya kaklase mo, sige, video niya sarili mo ang matente ni ma'am iti virtual class. Dapat at dati bigib video tatakan niya mo na ba iklas klase ni ma'am. But that is one of the benefits that despite this pandemic, the studies still continue, hindi siya, hindi tumigil. Ganyan. So, ano pa yung mga benefits ng internet? O si kamot ka tuwa, bagi mo dyan sa search ka din ti Google. Nagpa-picture ka na, nagpa-video ka na, nagsa-search ka, kunwari din ti Google mo tagi assignment. O, isendan tong mo na dyan video na. And then, pag dudugtong-dugtongon ninyo, adan tong matente agenerate, no, yung tinangyari, yung good benefits of internet. Mas palagyan ka nila yung advantage of internet, advantage of internet, buda yung advantage. Pwede nyo rin lagyan ng advantage and disadvantage of using internet in studies. O, mabalintan to, ang video kanto na nga, yung ilad ka ijay, na sagsagot ka, nga sa kanto na barangit di module mo nun, nakita mo deadline nun. O, di ba? Mga ganyan. O, or, adagayang ti online class ko, nabasa mo lang, kinsin mo lang, yung paigid mo di cellphone mo, nasagsagot ka nga min. O kada di ka nga mag-mobile legit and then set aside mo, nag-establish mo. Ito ako, Jai. And then pag nayon na yung tamin din yung video, then you can come up with a simple project. O di ba? So kahit na magkakalayo kayo ng places, if there's a communication, there's a collaboration, there's a yung teamwork na nasasabi, understanding, nag-brainstorm kayo, nadingay-dingay, you do your part as a member of that group. Kahit na gaano pang kalayo yung isa, nasa Tagudin, nasa La Union, so the teamwork yung mabuo yun, the project yun. Kailangan lang talaga communication, understanding, patience, kasi nga meron tayong mga classmate na medyo nangatutip. Kayab na, or damati kaklase tayo na nakababati po doon na, kailangan na mag-intindi, mag-intindihan para magawa natin yung project. So it enhances social interaction not only between individuals but also in working life. In addition, CMC can also be useful for allowing individuals who might be intimidated due to factors like character or disabilities to participate in communication. Yun na yung mga sinabi ko. So by allowing an individual to communicate in a location of their choosing, a CMC call allows a person to engage in communication with minimal stress. Actually, sa amin, sa masteral ko, if we have this group projects, we always do a video conferencing. Kasi napag-uusapan namin yung, merong isa sa amin na nagtitake note ng mga suggestions. And then, pag karoon na kami ng brainstorming, nasabi lahat ng suggestions, okay, let's come up with the final para mga na-suggest natin. Ano na yung final natin na gagawin?
So, magkakaroon kayo ng collaboration yan. So, mababawasan yung stress nyo na, alam mo, nag-on online ni Kastoy, niya nga ta, kung problema, why not? Go to your group chat, classmate. Why don't we set a date for our video conferencing to talk about our group project so that we could do a brainstorming and we could finish our project. O, diba? Di ba magka? Kasi pag text-text, adan to misunderstanding. Tama mo, adan to pagpasugod na kagrupo yun. Pero if you do video conferencing, uray no, 30 minutes, ag-usap kayo, planon yun. O sige, sika, bagay mo yung video editing. Purehan ka makapakasan ka. Toron. Okay, bagit kumot na yung script po, nagarami na yung script po, kasi yung mag-arami din yun. Or, oray siya, may sakulat ang mga actress yun. Lakas dyan, di ba? O pag nabingay-bingay yun na dyan, o di magiging maganda yung kalalabasan ng projects niyo. So, making an individual comfortable through CMC also plays a role in self-disclosure, which allows the communicative partner to open up more easily and be more expressive. When communicating through an electronic medium, individuals are less likely to engage in stereotyping and are less self-conscious about physical characteristics. The role that anonymity plays in online communication can also encourage some users to be less defensive and more relationship with others more rapidly. Ayan. So, pag maganda na yung communicate, maganda kasi talaga pag gumamit kayo ng video call na i-express talaga ng bawat isa yung idea. So, once of our netiquette is to respect each other's opinion. Remember that, di ba? Nandun yan sa ating netiquette. So, we need to respect kung ano yung opinion ng classmate natin. Pag nag-suggest siya, why not we do this? Sa halip na studies, baka marami nang gumamit ng internet in the studies. Why don't we come up with another? Yung halimbawa is use of internet through transportation, di ba? O, di ba dati, aguruuray ka lang tayo work or mapan ka abroad is mapan ka pa ilang agency, pagpabook, kasiyay. Pero ngayon sa transportation is you can just make a booking through the tip of your hand. Mga ganyan. Makita, makapili ka pa yung airlines na kayat mo. Sige, presyo da. Sometimes, adapted, sige, promos da. Mga ganyan. And then, even in part at station, may mga bookings na rin sila. Pwede ka na rin magpabooking ng mga, na pagsasakay ka sa mga buses, mga ganun before, mga ganyan. Before tayo nagka-pandemic. So, iba't iba, pwede rin ngayon. Halimbawa, magpasundo ako ni tricycle ni Carbo ba, tagpaspasada. Oh, uncle, tawag ako, or message sa uncle, may nakalaon dito yung human and the Lord. Diba? Through the use of your gadgets, internet, yan, nakakapag-message ka na and then pwede ka na nilang subukin. Pero kung nasiraan ka man sa gilid ng kalsada, naubusan ka ng gasolina, as long as meron kang gadget, you can ask for help sa mga ano. Kagaya yung anak ko kanina, umaga, na-disgrasya, di, kapariyaan. Kung natatalang kapariyaan ka na yun. Di samot the water refilling station di Kaparian. Diyan ka muna dito pala yung motor dyan ako kung nalagbaga na kayo. Stop tayo kayo dyan. Diba? Timawag. Timawag kanya na disgrasya dyan. Toto na pang mini-rescue dyan Kapariahan. And then nakatayo, nakatawag ng masigod si police. Nakitaray na masigod dyan ako sa hospital. So through the use of computer or through the use of my gadget na nagkaroon ng mabilma na partak na pag-response. So, kung walang mga computer natin siguro that time, agar kila kati tricycle, aguturay kati tricycle na nabaybayag, hindi kalsada, kasiyay. Tapos aguturay kan po na sino to, mga ibaon kan po pala tapan mga ayag ta ambulansya di hospital, mga ibaon kan to pala tapan agayag iti pulis. Diba? Pero mga dati cellphone mo, click, click, click. Gatadan to muna, sasarunodan to ang umayon. And then we have also disadvantages. So while computer-mediated communication can be beneficial, technological mediation can also inhibit the communication process. Unlike face-to-face communication, nonverbal cues such as tone and physical gesture, which assist in conveying the messages, are lost through computer-mediated communication. So as a result, the message being communicated is more vulnerable to being misunderstood due to our wrong interpretation of tone or word meaning.
Moreover, according to Dr. Sabalo Loheski or Stony Brook University and Professor Westwell of Finder University, the virtual assistance that is fundamental to computer-mediated communication can create a psychological and emotional sense of detachment, which can contribute to sentiments of social isolation. Ayan. So, minsan din, pag nagsisend tayo ng messages, yan, nami-misinterpret, ang tayo talaga nga maiwasan. Kasi, natalagay yung use of exclamation point tayo or use of caps lock, as yan, or we do a simple joke in sending a message, and then meron pala doon is hindi pala, basta matitipan nakabasa na, or nanakawakan, or na-misinterpret na. So, nagkakaroon din ng miscommunication. And then, pagdating din dun sa, ano sabi dito, create a psychological and emotional sense of detachment. Ayan. So, pag halimbawa is merong na-hack yung mga account natin, yan. May mga nagsisensin na ng mga laman ng ano, na account natin, yung magkakaroon na tayo ng psychological, yung breakdown or mababain ka yung tone or pag nabully ka din gamit ng mga through the use of cyber na binully ka nila at in-post the about sa'yo ganyan. So feeling mo ay itikakampi mo kasi katakawaan na ka niya social media, so feeling mo na degrade na yung pagkatao mo ganyan. So kailangan talaga, we need to ayan yung password niyo. Ano ha, kailangan yung make a strong password para handa ka ma-hack the data account niyo. And then sabi niya societal isolation. So yung mga depression, anxiety na nagaganap sa mga student or sa kahit hindi student, anyone to anyone, may naman yung mga nakakaranas ng mga ganyan. I watched one movie before, yung magkaibigan as actually their best of friends. Pero yung isa mas maganda at mas matalino. Ito naman sa isa, hindi naman siya kagandahan, hindi rin siya ganun katalinuhan. And then, itong maganda at matalino is, naging, nandun siya sa time of puberty, so makikirkiryos na di bagina. So, inusan na lang di cellphone na to, picture-picture na di sarili na. Pero wala naman siyang plan to upload those things. Pero dahil nga dito yung friend na is, it has jealousy and everything, nakita na one time din si cellphone, tingkasta na in-upload niya. In-upload the best friend niya. Diba? So, naibaba yung tata the different na, I think, first honor yata sa klase dapat din nila. Pero dahil nangyari yon, pero nailaban din ni mother na. So, na imanin din yung best friend niya na isend na, accidentally ka nung na-isend. Pero, isipin mo yun, yung nasirang buhay, yung nasirang pagkatao ng isang tao dahil lang sa jealousy or whatever. So yun, nagkakaroon na siya ng emotional breakdown, depression, anxiety, na nakayatapan sumulat yung klase dan kasi nagkatawa so natin classmate na feeling na orin ang isuti pagkikisimisan kapot na kinita da iso natin feeling na nga pagkikisimisan dalatan. So orin noong nararamdaman na mama din mata tinakita ng mga abo ng mga tao, nandun na yung feeling na, mo yung magiging feeling na kasi kahit na, yung alam mo na wala ka namang ginawang masama, pero bigay tao na naglakang ang judge. There's a lot of people who judge a person agad-agad without knowing kung ano ba talaga yung true story behind those things. Or they judge na hindi nila alam yung story on both sides, mga ganon. So we have the CMC spectrum. So we think of CMC as a cover term encompassing a range of writing options. At one end is writing that resembles traditionally composed of text. So the difference being only the means of transmission, at the other end is dialogue between two people that highly resembles speech, again, same for the medium of message exchange. So we can think of, halimbawa, traditional writing. Pag nagta-traditional writing tayo. So, yung traditional writing natin, it is a product. So, in the sense of being a finished work and face-to-face speech as a process. Yeah. So, meron tayong product. Ito. Yeah.
So dito, magkakaroon tayo ng communication competency. Ito. And then, nagkakaroon tayo ng face-to-face social support satisfaction. And then, meron na din tayo ditong Facebook social support satisfaction. So, if we think of traditional writing as a product and the face-to-face speech as a process, we can lay out a spectrum of CMC. So, as we move to the right of the spectrum, all of other categories of CMC show linguistic adaptation of the written medium as a result of being formulated for internet transmission. So, we also have some, ito, tingnan lang natin, yung kinds of adaptation. So, we have the first kind of adaptation involves fluidity. So, the farther to the right of the spectrum, we move the greater fluidity of the CMS message. And if we go farther to the right, sabi nga ganon, the greater fluidity yung CMC message. That is, we expect, for example, a web page to be more of a finished product and instant messaging to be more of an ongoing discourse process. So, dalawa yan. So, we have a web page and then the instant messaging. However, as the internet matures as a transmission medium, both user expectation and industry software tools are changing. Diba? Nababago. Nagkakaroon tayo ng upgrade ng ako na. As a result, websites that used to be essentially static products are becoming increasingly interactive. So, it means to say that dati kasi, pag nagde-develop sila ng mga webpage, static lang siya. Pag lukat-lukat may isa lang, awan iti makita mo na, awan iti pakalink-link ka na. Basta buo lang suna nga kaspan, the giant. Pero ang ISPS sila ka. Awan iti pakalink, kasi static. Means to say, hindi nagbabago. Yun na lang, kung ano tinakita, may sulaktan. Yan. Pero as, tawag dito, habang nagbabago din yung panahon, naging dynamic na siya. That's why if you're open a website, marami na siyang linkable sites or may mga emote, may mga animation, mga ganyan na gaganap. Or yung na-open mo sa desktop mo is pwede mo na rin siyang ma-open sa cellphone mo. So there's already an interactive. So yun yung paggamit nila ng mga newer markup language and other website design tools like the use of JavaScript, jQuery, yung HTML and CSS na dadagdagan siya ng mga animations, mga ganyan. So, next is anonymity. So, in the last category on the right of the spectrum, the issue of participant identity becomes blurred. Historically, chat, MUD, and invited anonymous participation, but invented identity. So, it means to say that, tawag dito, these boundaries are increasingly shifting on the one hand of many chat. Like forums, mga ganyan. So, new vet, mga gumagamit yung mga users natin. So, on the other hand, large numbers of individuals create multiple email accounts to mask their identity from certain mail recipients. Yan. So, maraming gumagawa ng, ako din, marami akong email accounts. So, hindi na, dito sa klase natin, I have the ispsc.edu.ph. Tapos, dun sa masteral ko is dimsu.edu.ph. Yan. Adimso is a student, Adimso edu.ph. Then I have my personal Gmail account, so jing26jing. And then I have also the ISPSC. Yan. So yan kasi, hindi ko naman yan ginagamit to mask my identity. Pero ginagamit ko yan para hindi masyadong crowded yung mga accounts ko. Like for example, itong ginagamit natin that we're using in Canvas or in using in IG Meet. Ayan, pagkatapos kong mag-record is pumapasok siya dun sa ispsc.edu.ph ko. So, lahat ng mga sinasubmit niyo dun na siya sa ispsc.edu.ph. At least, alam ko that if I open that certain email, alam ko na ang laman nun is galing sa mga students ko lang. O, hindi siya nadadagdag sa my other, sa masteral ko, di ba, sa masteral ko. So, I have another account sa masteral. So, alam ko dun sa masteral account ko, is lahat ng mga messages ng mga teachers ko, doon lang siya pumapasok. So, hindi nagkakaroon ng buhol-buhol kasi dati
dun sa Jing 26 Jingko is ginamit ko siya lahat pati sa Google Classroom, sa mga Gmeet, yan. So nagadubo ko sa student ko, mantakin mong student ko is nasa 300 plus. Lahat yun magsasubmit ng activity. Ayan, so dadating yung mga notification ko, ang dami-dami. Sobrang aming dagidjay. So through the use of creating multiple accounts, nagkakaroon ako ng tawag dito, DJ, maamwa ko no, dito na account ko is for my students only, this account is for my teachers only, for my other classes, and this account is for my personal use only. So, yun yung ganon. So, alam naman natin yung listservs, di ba? Yung listservs is yung isang ginagamit ng mga emails to send a lot of messages sa mga nag-subscribe sa kanila. Yung ganyan. Yung minsanan nabuhos ng mga emails. So, these servers are forbidden, registered and perhaps even screened. Participants and email was exchanged between interlocutors who already knew one another who accurately introduced themselves to initiating communication with a stranger. So, yan yung listserv kasi pag nagsisend kasi ang listservs talaga, halimbawa, nag-subscribe ka sa isang news. Lahat ng nag-subscribe, listservs yung ginagamit nila para masendan na lang nila. They can easily forwarded to individuals ng mga messages. So, thereby distributing, halimbawa, kailangan nila mag-distribute ng world information sa mga hindi naman nila kinalang mga participant. At least they can just send it, click lang lahat na makaka-receive na ng messages. So, we have also the types of CMC. So, alam na ng iba yan, pero through the use of CMC, ah. So, we have email, instant messaging. We have also the one-to-many dialogue like listservs, news group, and then chat. So, one-to-one dialogue, short for electronic mail, is one of the most widely used feature of the internet along with the web. It allows you to send and receive message to and from anyone with an email address anywhere in the world. So, electronic email natin is asynchronous form of CMC, asynchronous. Prototypically between a single sender and a single recipient. Yeah. So, single and one-to-one. Pero meron din naman tayong email na one-to-many. Pero sa listservs naman siya gumagana. One-to-one, ibig sabihin is I send a message to you and then you can reply it to me. However, contemporary email systems permit multiple recipients along with forwarding of a message one has received at third parties. So the original email standard only supported plain text messages. Eventually, email evolved to support rich text with custom formatting. So today, email supports HTML. So sa likod niyan, nung create yan, HTML yan, which allows emails to be formatted the same way as website. So, HTML email message can include images and links and CSS layouts. Yan, malalaman niyo yan pagdating ng final. Kung ano yung mga... Pagdating, mabilis ba ako magturo? Sabihin niyo lang, ha? So, you can also send files or email attachments along with messages. So, most mail servers allow you to send multiple attachments with each message. But they limit the total size in the early days of email attachments were typically limited to 1 megabyte. But now, ngayon yata is, they support kahit na gano'ng kalaki or meron din yata ang limitation. Pag masyado ng malaki yung isi-send mo, it will automatically be saved in your Google Drive. Diba? Halimbawa, nag-send ako ng mga, ito, yung mga, halimbawa, itong recordings natin na to. I can send it in an email. Pero sasabihin niya yan, masyadong mahaba. So I will be sending it or I will be saving it in my Google Drive. And then you can just send it to your student or anyone na naka-link siya sa yung Google Drive. So remember that in sending email, we have that email netiquette. So when composing an email message, it is important to use good netiquette. For example, you should always include a subject that summarizes the topic of the email. So, anya din yung subject mo. Siyempre, abisen ka ni ma'am, halimbawa, ibaga mo anya yung subject mo. Anya din nga subject na din nga message mo. Kasi it is helpful to begin each message with
as yung nakalagay na din, nakalagay doon yung subject mo para alam na ni teacher, ah, ito pala, okay. Activity 1 pala yan. Halimbawa lang, activity 1 pala yan. Yan pala yung sinabi. And then, pag maglalagay ka din ng message mo, it is helpful to begin its message with the recipient's name and then message with your name or signature. Or pwede sabihin, hello ma'am, good afternoon. And then at the end, respectfully yours, Mary Jane Jaramillo. Yan. So ilagay mo pa rin yung pangalan mo sa baba. Kasi it is a professional way of sending a message, especially if you're sending it in a company. Diba? So yun, in a company, importante yung company name and title. Title name as well. So most email programs allow you to save multiple signatures. So pwede ka naman mag-save ng signatures doon, which you can insert at the bottom of an email. Try na yun. Pwede kayong mag-add ng signature ninyo. So we have that instant messaging. Yan sa instant messaging natin is sa Yahoo. Excuse me. So instant messaging or IMing, as frequent users call it, it has become a popular way to communicate over the internet. Two people with the same IM client software can type messages back and forth in a private online chat session. IM software allows user to build a list of friends or buddies and display what other users are online. After seeing who is online, the user can open a chat session with as many other people as he or she wants. I think yan is, hindi ko alam, hindi nyo yata kasi nagamit yun eh. Pero naging captivated yun ng mga teenager before kasi it has rooms. I don't know if you tried. May mga rooms kasi yan that you can make friends with. No, instant. Tapos, dati ito, pwede ka pang, pag alam mo yung cellphone number ng kaibigan mo, you want to send a message to them through the use of Yahoo, pwede. Kasi ginagamit ko yan dati sa mga ate ko. Pag wala na akong allowance, mga ganyan, magsisend ako. Kasi meron dyan eh, may contact list ang Yahoo, instant message yan. Send mo siya, nandun yung cellphone number. Tapos kung sino yung makaka-receive ng message mo, siya yung mag-charge. Mag-charge siya dun sa sinend mo na message. So yan yung kagandahan dati ng Yahoo. Pero hindi naman na kasi siya masyadong useful dito sa Philippines. So, we have SMS. Yan. So, normally yung natatanggap na nating SMS ngayon is NMDRRMC. Yan. Pag na-receive ko na yan, Diyos ko kitao kun kasi nadala na ako kay Orange Rainfall kay Maring. The Orange Rainfall kini Maring hanak mamati. Naku. Signal number 2 lang data. I've tried a lot of bagyos in my place. O na, hanak mamati nga napig sa dati mabagyo ni Maring. Pero nakalagay doon, orange code kuna na ni NMDRRMC. Anak na mati. Pagdating ng therapy, nag-brown out. Hindi nag-brown out, kinarentan ko yung panganay ko na. Yung kaya ba niyang kalmuburgota, i-drive na Javanan, tayong kayo dilang tagon, nakin ti parents ko. Pero paglabas ng panganay ko, nakita na dadi danong, o dadi aboy ti balay da iipag kun. So kinalampag na amin ang balay ti karuba kun. Ayan. So, maniwala din tayo minsan kay MDRRMC. Ngayon, mga orange-orange na yan na code. So, let's try to open. Kahit na sabihin natin na buti pa si Globe, buti pa si Smart, nagsisend sa akin ng messages. Basahin natin. So, dati, pag-send ng message, kahit kung gusto mong makatipid, yung mga characters before is may limit. Pag nasobran mo yung characters is magiging 2 message na siya. So, magiging ghost di bayada mo. So I think this is the start where the linguistic feature has started talaga through the use of SMS. Yung pag-create natin ng mga message natin sa mga kaibigan natin before, nung ano pa siya, keypad pa lang siya, kailangan i-abbreviate ko. Anong piso lang tinload ko eh. Kailangan ko ma-send like kita niya na i-abbreviate ko the keywords kung tanong ma-send ko. Kailangan talaga. So I think that's the use of SMS before. So, yung listeners, nasabi ko na kanina, it's sending a lot of messages sa lahat ng mga subscribers. And then, news group, yan. Lahat ng mga nag-subscribe dun sa a certain page or a certain news, yan. They can send it to many. Kung milan kayong nag-subscribe. Di ba, pag
fill up nyo pa lang kay Yahoo, are you going to subscribe or on the new latest or ano, para makapag-send sila sa inyo. Pag clinic nyo yun, automatic yan. Kada araw-araw may nare-receive kayo kay Yahoo. And then chat. So alam ko naman na yan that it's very famous nowadays that because that's what we're using. So it is a synchronous CMC venue for holding conversation with multiple participants. That's why it's one to many. Kasi diba, like in our group chat, ayan, nagsasabay-sabay na tayo doon. So chat refers to the process of communicating, interacting, or exchanging messages over the internet. It involves two or more individuals that communicate through a chat-enabled service or software. So it is also called online chat or internet chat. So we have a lot of websites. Yan. May mga website tayo, like Google, mga web pages natin. So websites have historically been a monological form of communication. That is, they have posted material on the World Wide Web that others might view rather than respond to. So in the recent years, there is increasing momentum to create websites that invite interaction. Ayan. So tandaan niyo that website is composed of one or more web. Ayan. Yun yung website natin. Pag nag-open ka, website yun. Kung anong laman ng website natin, yun yung mga web pages natin. Yun yung pagkakaiba ng website and web pages. Yun yung mga dine-develop namin ng mga IT. Kung nakita nyo yung website ng student portal ninyo, that was developed by Mr. Jim Marr and Doc George. Sila yung nag-develop ng mga website na gano'n. So, binigyan din ako ng other part before. Konting editing, pero kailangan marunong pang magbasa ng code. Pagdating natin ng final, gagawa kayo ng sarili niyong web page. HTML. Yeah, HTML, CSS. So, good dun sa mga may alam na. C++, ma'am. No, C++ is a different programming language. So, we have this high-level programming language. We have this analog. Yeah. So, we have also those we use for web development programming language. We have also those side scripting language. Yeah. So, magkakaiba-iba kasi yung gamit niyan. Halimbawa, yung HTML natin. HTML is yung, if you're going to consider that in a simple lady, yung bagong gising, yung wala pang makeup, yun yung HTML natin. Nakikita mo na dyan, aura na, tikaririn na. So, nag-makeup sunan, dagay ki CSS. So, primware ulit ki beauty na. Nung nagnaisuna, nagsukatsuna, nagbasaisuna, that is, we already use our JavaScript or jQuery, ganyan. Pag nag-aral na siya, may pumasok na sa utak na, yun naman na yung PhD natin. Ayan. So, may mga yun kasi is, lahat kasi ng mga paradigm ng mga language na yun, is, pwede natin gawin sa isa para maging interactive yung websites natin. Dati kasi, that's why it's they called static. Kasi ang laman niya lang dati is a plain HTML and a CSS. Dati. Pero as time goes by, nakakapag-develop na sila kung paano maging interactive yung mga websites natin. Kaya through the use of JavaScript, jQuery, nagkakaroon ng functionality. And through the use of PHP, nagkakaroon tayo ng mga database. Kaya yung mga sinisave natin sa ating mga Facebook accounts, yan, mga images natin, it goes to a database wherein sinisave niya lahat doon. If you want to retrieve those images nakukuha natin through the use of PHP. I cannot show you how to code that. Pero I'm teaching that in my other subject. I have two sections. 2A and 2B, sa kanila yung PHP. And then I have also this Java sa BS Math 3. I think I have a BS Math 1 na naka-join sa psychology yun. So sila, yung mga BS Math, meron silang Java. Pero maganda kasi pag nakakapag-develop ka ng sarili mong webpage or website. Kasi at least alam mo kung ano yung behind, what is behind those beautiful websites. Alam niyo ba, behind those beautiful websites is like yung sapot, kaya nga nasabing website, kasi kasla sapot, dilikod iti website. Dilikod iti website, at nagadunga codes.
So, nung nag-edit ka ti Dactyl na codes, nag-Dactyl na program is nagadunga codes. So, kailangan you really need to read. So, nga di activity ti student ko ti PHP code. I always use code in their quizzes. Ano basaon da, and then I put time limit ano hanggang nga mairan. Kailangan basaon da. Dapat pagbasa na pa nag-code ka, amuda ti output na. Kasi Jaya, I don't run those codes. I read. Pag nini-read ko na, alam ko na yung output. Ganun. Kahit pa nandun na tayo sa webpage, gawa na kayo ng webpage nyo, babasahin ko lang yung mga codes nyo. Alam ko na yung magiging output nyo. Kasi pinag-aralan ko kasi talaga yun. Yun talaga yung forte ko. Yeah, I'm on to web development talaga. So, yung mga, ayan, sa website natin, sa webpage natin. Ayan. Ayan, ang webpage na naka-ano dyan is yung Wikipedia. So, pag linik mo yung Wikipedia, it has a lot. Website natin is Wikipedia. Pag tinik mo yung website ng Wikipedia, it has a lot of pages. Diba? Pag nag-search ka, ang daming page yan. Ayan. So, yan yung laman ng website natin. So, from the backbone, yung webpage natin, we considered it as the backbone of the World Wide Web. Actually, naging possible yan in the early 1990s when Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee introduced the notion of that to be known as URL or the Uniform Resource Locator, whereby every page could be located by a unique address. Yeah. So dati, nung wala pa yung ating DNS, ayan, nabanggit ko na naman yan dati noon, nung wala pa yung DNS, ang ating address lang ng mga website natin is mga numbers. Pero buti na lang talaga dumating si DNS. Next, weblog. So alam niyo na yung weblog, nabanggit na rin natin yan before sa mga ano natin eh, sa mga other lessons natin. So actually ang weblogs are web pages also that serve as a restricted, though loosely defined set of functions also known as blogs. It was created actually I think in 1997 by John Barger. John Barger. So, weblogs were designed as list of websites that the blogger found to be of interest and wish to share with others. So, marami din siyang mga pages. So, nulukatangkot. Sa istorya kami, PDF data team, may isang blogger. So, nandun, marami din siyang mga webpages at sa diary na mamabalin mo makitaan. So, interactive din siya. So, we have variable shaping the CMC. Yan. So, ano yung mga variables natin? So, the range of CMC communication can be analyzed not simply with regard to the product or process spectrum, but also with respect to a number of other linguistic variables. We have function of the message. So, ano yung function ng message natin? We have those device constraints. Special linguistic features. Alam niyo na yung special linguistic features. Tapos yung profile of our participant. So sa tingin niyo, why is it important? Why is it part important ta alam natin yung function ng message natin? Yeah. Kailangan alam natin ano ba yung function ng message. Yeah. In rhetorical and communication studies, a message defined as information conveyed by words, yan, or other signs and symbols. A message, even it's a verbal or non-verbal or both, is the content of the communication process. So the originator of the message in communication process is the sender. So the sender conveys the message to the receiver. So a message may include verbal content such as written or spoken words, sign language, email, text message, phone calls, snail mail, and even skywriting. So a well-defined message has two key components. First, it is simple, direct, and concise. Second, it defines the issues on your own terms and in your own words. So yan yung function natin ng message natin. So meron tayong sender. Kaya nga tayo may message kasi meron tayong sender. Hindi naman pwede na may message tapos wala tayong sender, di ba? So yan yung special linguistic features natin, di ba? Yan yung emotions. Nabanggit na natin yan before. Actually dito sana, do you have time to watch? Did you watch already the movie Emoticons?
Napanood na ba ng lahat yung movie na emoticons? Yes, ma'am. Lahat na ba napanood? Meron ba sa inyong hindi nakapanood so that I can send the videos? Actually, that part is last sem. I divide that. I divide part by part. Or I can send the videos or the links. Sige. Meron akong part by part para you can watch it in your phone. Even if halimbawa is wala kayong ginagawa sa bahay ninyo and you want to watch the movie emoticons, I have that part by part. Hanapin ko lang kung saan ko na-save yun. Kasi naka-part by part. And pinutol-putol ko siya, in-edit ko siya. It's a whole movie, 1.5 hours kasi hindi ko siya pwedeng i-upload sa Messenger, right? So ang ginawa ko, since not all my students can access YouTube, wala daw silang maraming pang data, ang ginawa ko, i-edit the movie. I cut it in 5 minutes yet or 3 minutes, in, kinat-cut ko siya, pinutol-putol ko, and then sinave ko na lang siya part by part, and then send ko na lang dun din sa group chat namin. At least nabuyad ah. Kasi ang ganda, ewan ko, I love watching animation, mga ganyan, cartoons. Pwede ko na yung magbakot ni Mamon, pero bibuyak lang kasi kapas pa. Na dati latest nung mabuyat ti car cartoons sa animation na bibuyak. And maganda kasi yung message ng movie na yun. So I want you to watch that. I'll be adding that in our midterm exam. The movie emoticons. So idadagdag ko siya ha. So at least I announce it now. Dati, pag gumagawa ka ng emoticons yan, yung mga ganyan. Gawa ka lang na colon, ganyan. Then yung close parenthesis, ganyan. Pero ngayon, click mo na lang, di ba? So, flaming, yan. In general, flaming means to attack with an intention to offend someone through email, posting, commenting, or any statement using insult, swearing, and hostile, intense language or trolling. So, sana walang nag-flaming sa atin, ha? Huwag kayong mag-flame ng mga friends ninyo or ano. Kasi madi, dakot. Sabi ko na naman before, huwag mong gawin sa kapwa mong ayaw nilang gawin sa'yo. So, we have also, we need to consider the profile of our participants. So we can also distinguish among participants on the basis of personal demographics, age, gender, education, level, language, and skills. Yan. I think, ano rin yan eh, cover din yan ng ating internet, yung netiquettes natin. We need to consider also the profile of the participant who will, kung sino yung makaka-receive ng message na isi-send natin. Diba? Maging sensitive tayo kasi may mga participants tayo na especially if there are kids, mga inosente, ganyan. So sana tanggalin talaga nila sa Facebook yung mga ganun, yung mga nagpapati makikita niya Facebook ang nagpapangit na DJ, hindi ako muna na-try yung DJ, alam ko na na-hack yung account niya pero nagma-DJ yung message na nga eh. Kung makita ko, ubing, diba? Isipin din sana nila that in Facebook, hindi lahat ng mga gumagamit talaga doon is nasa right age. Meron din talaga mga bata. Even in TikToks, ayan, marami din mga nag-upload ng mga unnecessary videos sa TikToks. Sana i-consider din nila yung mga participants for using those applications. So, yung pen and paper writing natin. Ayan. So, before, we use pen and writing, but it's a formal accuracy, global conference, enforcement or canonical, written discourse convention, and interactive exploration of own personal voice. Pero ngayon, we have the synchronous conferencing na, yan ang ginagamit now. So, fluency of self-expression, interactive responsiveness, blend of orate and literate, forms of communication, juxtaposition of multiple voices and perspective. So, in pen and paper then normally it limited the audience. So, yung teacher, tapos may student tayo na nagsusulat sa board. Ayan. So, it limited the communicative purpose. Ayan, pag dati susulat sa board, now we have this PowerPoint. Diba? PowerPoint presentation na siya. So, it tends to be perceived as relatively permanent or on record. Oh, ayan.
And then intensive recursive process that foster elaboration and development of ideas and adherence to formal norms like language, genre, and style. Sa electronic naman, contact with real people outside the classroom. And then wide range of communicative purposes, informing and persuading, tends to be perceived as relatively ephemeral and disposable. Emphasis on speed, on succinctness of expression, and adherence to formal norms tends to be relaxed. And so activity, so yun na yung last natin, activity 5.0. So I'd like you to send me an email. Ayan, so that's my email address, paramiliamerydean@ispsc.edu.ph, from your Gmail account. And then send your friend an SMS, a conversation, a group chat, and an instant message from your smartphone. So take a screenshot of the exchange in conversation. And then take a screenshot of one of your most popular posts on social media. Then organize your screenshot in DocsFile. So yan, gawin nyo lahat yan. Mag-send kayo ng message sa kaklase nyo. Maggawa kayo ng conversation, halimbawa sa mga makagrupo nyo sa project. Yan. Mag-send kayo ng instant message. Siyempre, kailangan nyo ng load. Kahit kanino, screenshot nyo. And then, hanap kayo ng napaka-popular na post nyo sa social media, yung maraming comments and likes. Screenshot nyo lahat yan. Save nyo sa doc format, then send nyo sa email ko. Send nyo sa email address ko. Pag na-send nyo na sa email address ko lahat yan, screenshot nyo ulit and then i-upload nyo na sa Canvas. Nakuha? Yes, ma'am. Meron hindi nakakuha. You want me to repeat it? You want me to repeat? O, diba? Send kayo ng conversations, short messages, sa group chat, instant message, gamit ang yung cellphone, screenshot nyo. Then punta kayo sa social media account nyo, Instagram, Twitter, or Facebook. Hanap kayo ng pinaka-famous or yung naging popular na post nyo, screenshot nyo din. Then, i-attach nyo ngayon yun sa isang email. Send nyo sa akin in an email. Yan. So makikita ko lahat yun. So titignan ko kung how formally you are in sending a message through an email. So, pag na-send nyo na sa akin yan, screenshot nyo and then upload nyo sa Canva. So, yun yung mga conversation na yan, makikita ko na yan dun sa email ko. Pero ang isi-send nyo na lang sa Canva is yung final screenshot that you send me an email. Then, 5.1, self-reflect. How can interpersonal communication call attention to the fundamental processes that occur when people meet? And how do relationships grow when typed texts are used as the major mode of contact? Yan sa I think sa mga ano yan. Paano nabubuo yung isang relasyon? Kahit sa inyo lang na first year students, di ba? Hindi naman lahat is magkakaklase. So paano nabuo yung teamwork ninyo dun sa project ninyo? Ano yung mga process kung paano nabuo? So, i-reflect natin. Reflect natin yung personal, interpersonal communication natin. Kung are we a good, anong tawag doon? Are we well-versed in communicating? Magaling ba tayong makipag-communicate sa kapwa natin? Yeah. Or mababa ba yung cordon natin? Ganyan. So, paano nabuo yung relasyon natin sa pakikipag-communication? Na ang mood lang natin is nagta-type lang tayo sa ating mga GCs. Diba? Kasi through our group chats, kahit na first year kayo, may mga nabuo na friendship dyan, alam ko. Especially when you're already in your groupings, tapos nagkaalaan kayo, tirik na, alam ko may nabuo na dyan na friendship. And then, sabi niya, lagi na si Dagtamot Gayam, can we meet up? Kasi ito classic amot, diba? Ayan. So, hindi natin na maiiwasan that. There is always a relationship na nabubuo. Or baka nga may ligawan pang nangyayari na hindi natin alam behind those type text messages. Ada ba ti na-develop? Suda, ma'am. Isuda, ma'am. Suda? Ako yan, namayawa. Ano ka niya? Ni Reza. Reza, nakanyam niya. Dapat na po,
question for our topic for today? So next week, we will be discussing our last topic. So last topic na tayo next week. And then, I think it's holiday, Monday. 1 and 2 is holiday. So we could reschedule. Bigyan nyo na lang ako ng vacant time ninyo next week. Kung ano yung magiging vacant time ninyo ng ano, Friday. Pwede kayo ng Friday. Para ma-discuss natin yung last topic natin. All the time, ma'am. Yan, sige. So ganito na lang. I-send nyo sa akin yung schedule ninyo by next week. Kung ano yung available ninyo. I'll be available in Tuesday and Friday only. So you can send me anytime. Para ma-discuss natin yung last topic natin. Or ano ba yung last topic natin? Check ko nga. Kung hindi maganda yung last topic natin, ang last topic. Check ko nga. Oh, World Wide Web na kasi yung last topic natin. So, kailangan talaga natin itakot yung World Wide Web kasi hindi natin po pwedeng skip. Di ba, like, pag beat lang mo dati World Wide Web. Or mag-send na lang ako ng videos about World Wide Web. Ano ang kaya nga may disturbance. And then... Can I love my... Ano na lang. Gawan ko na lang kayo ng activity about World Wide Web. Kasi simple lang naman yung World Wide Web. Mag-navigate lang kayo sa website and any website. And then, pili na lang kayo ng isang website. Ganon. Then, dadissect nyo lang yung website na yun kung maganda ba yung outcome niya, mga ganon. So, simple lang naman yung website eh. Kasi hindi pa naman kayo gagawa ng website na yun. Para hindi na kayo may disturb by next week. Kasi next week is, di ba, ano, apantay yung discount with DJ. Mahal natin sa buhay na, ano, lalo ni Steph, kinanay ni Steph din ni mama na mag-face na. Siya ang kaming mabisita ni father ko ni manang kinabisi. Kasi pa si Steph, lagi siya kay mama niya. Ayan, so, ganun na lang. Malapit kasi, ma'am. Ah, malapit ba? Kaya, buti ka pa. Or, wait, patayin ko muna yung recorder.